It is my Bible, it is God's word. God believes this book, it touched my heart and changed my life. I will read this to be wise, hear this be preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. First Peter chapter 3. Capítulo 3. Pagkakamit din sa verse 1, tama sa verse 4. Na pailubaylo ang pagbasa ng Panginoon. Parang sa buwang paglapos, buwang ng pagtubo, limot ang pagkakas ng mga Kristuhano. Yeah. For the verse 1, for the verse 2, tamad ka sa verse 12, 1 Peter chapter 3. Ano mo sa inyong pagkakas sa kabibliya sa 12 passage, you can say amen. Amen. Verse 1, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. For the lady older takes conversation coupled with fear. Whose adorning, let it not be the outward adorning, the waiting, the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. But let it be the new man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of meat and white spirit, which is the sight of God of great Christ. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adored themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as our faith Abraham, holy in the Lord, whose daughters we are, as long as he do well, and are not afraid of any enemy. Likewise, ye husbands, dwell in them according to the needs, giving honor to the wife, as unto the weaker vessel, and as being ears together with the grace of life, that your prayers be not hindered. For I believe, ye all of one mind, having compassion one on another, love us brethren, be faithful to be virtuous. Not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that we should inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no lie. Let him skew evil and do good, let him seek peace and ensue. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Nalangin siya ang gulo ng kutawa, sa mga kapalikoy, pag-uwag ng mga may gumawang. Nagkakasalamat ni Panayon dito sa virtual director ng isang kapalit ng manan. Ibu ni Tiyatagatang sa padayon ng mga sinungan at ang mga pamatutang ng Diyos ka na kaya na sa bahong karunawa. Salamat sa tanang ng pagkamayo ng mga akad na mo. Sa mga pagpadayon karoon, kapalit ng panahon Katapag ka sa mga pag-usaga mo, simple, sila nung mapagay, mga spirit mga mungutang, masaktan, mga pag-usaga, at mga masingkasi, kagaya ng pag-usaga, sa mga pagtrabaho, at pag-usaga. Salamat kay Lord Jesus na makalaan ni Padayon sa mga milig na dugo, mga mungutang sa mga pag-usaga mo, at sa mga akusasyon sa yawa, na iyong vision, at hindi ka ka-bless, panahon na mong gawin ng pasayloan. Ikaw ang ipasinong ka ng mga itong gamahan sa mong tingawa karoon ng mga kasimpa. Hindi ka ng mga pagkakulito na ang mga pagkakalalan dalay ko kay kayo Jesus na yung may have all these things. Amen. Ang ikaw mo kayo. Ang gusto ano, inabuhi ka rin sa responsibilidad. Diling ni basta-basta lang inabuhi na nakaangkot
pagpunta o paglaon o patay at tulog ka sa langit na ito sa kalimutan na atay kawag kamatang forma sistema sa totoo kundi rin inaanglan at ipakita sa inyong sa nangkuna na ito pagkaluwasan nanong in dapat responsable ka tumad ka ay sa verse na itong mabasahan sa inyong Bible na ang mata sa Diyos are over the mentions. God is always looking at our life. Hindi ko may mong hindi ang awal kita sa Diyos ang ating inabuhi. Concern kayo below every day sa ating inabuhi, pagkakutang, at ating inay mo. Siguro sa kita, mag-una-una ka, marabay na tagay na ito, but ang Diyos is very, very much concerned how we live this life. Yeah. Sa ating inay, pag uyog, hindi na huwi ka. So, mauna, iyon na Diyos, ang iyong mata, naa sa mga righteous. Naa na kapalo ka, siguro sa pastor, isa mo na righteous. Ang righteous, isulti sa Bible, kuhan siya. Na ito imputed righteousness o imparted righteousness. Kaya imputed righteousness, mauna ang righteousness, nga ibutang sa Diyos na hinato the moment we have put our faith in Jesus Christ. Ang righteousness ni Jesus Christ, mauna siya nakita sa Diyos na hinato mabisan na atay mga kalapasan pero tungod sa dugong at ipaagas ng Ginoong Jesus Kristo dito sa cross ng Calvary na hinutang matanong, so na hinutang righteous dahil sa Diyos. Kaya kanyang ito ang imparted righteousness. Mauna ang righteousness na sa dihang na atay pagtuon ni Ginoong Jesus Kristo, mauna ito kinabuhin ta na naglikay ta sa sala. Mone, nalimu kang matarong tungod kayo, dili ka mga sinato ka ni Diyos o Kristo kundi nasa sa inyong pagkinabuhin ang pagpalayo sa sala. So, mone, hindi mo nang bayo ko na blessing kayo na part sa mga limutang sa inyong pagtuo ka ni Diyos o Kristo o sa mga nalikabot na magkinabuhin. Kaya ang Diyos na nagtanaw, huwag na ang Diyos na sa dihang meron mga tawanan, huwag niya ang Diyos maninaw. Amen. Ilan ang Diyos, the eyes of the Lord are over the righteous and His ears are open for their prayers. Amen. Ito ang mismo na kasunti in verse 1. So, muna, ang atong inabuhi tungkol sa ito ang naangkunan na relasyon pagto ng Panginoon sa Kristo. Kinangan may utang responsable ng mga Kristohanon. Karoon, ang pagtana, ang talagita, may mong yun ang patihaw we could show our being responsible. Sa pasis na kong ibasa, na yung mga utang rin na pwede makatapang na ito. Na aron ang Diyos, as He continues to seek nagpamita ang Diyos ng mga tao na pinutanay na magpinagaw o gusto o magpaminaw. Muna ang natin ay pumakita ang chapter 3. Kung sa may mga duties na bukti ay na dapat responsabilita na ang ideya ay nang tawag mga area where you could be responsible. Na ang hindi ba yung may mong tingnan ko na may bawal, may katukaroon, na yung mga Christian duties na dapat ang Kristohan responsable siya. Na isang mga relationship. We all have relationships in whatever form it is. Natin tayo mga relasyon. Natin tayo relasyon sa tao, natin tayo relasyon sa pamilya, natin tayo relasyon sa komunidad, sa tuwang trabaho. We all have relationships. And we all have to deal with those relationships. So the first thing na masagtan, may mga pamasahan na 11 and 12, may mga Diyos kaya it should be diha sa kalimutan. Na whether let it or not, di kita para sa kalimutan, pero sa mga nata sa kalimutan, we have to deal with the world. Amen. So, natay mga responsibilidad para sa kalimutan, tulasang pasahan ng balintay. In 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, ako tikray at basa ito. In verse 11, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims.
of strangers and immigrants of Kalibutan abstain from what? Professing us is war against the soul. Kaya kung ano, whether related or not, maunti yung rason na yung si Apostle Paul, mag-reason po, hatag ang kalipay sa Diyos. The flesh cannot please God. Amen. So, muna makiawal hindi sa itong karak, na ito yung okay ni rason ng ano na kanyang Kristohanon, na hindi tayo strong ang ilang Christian growth because ang ilang kinasunod, ang ilang mga fleshly desires. Amen. O niya, mga ang gusto niya, ang mga butang sa kalimutan, may muta lang, yes, kinahanggan na ito na mabuhi sa kalimutan, pero hindi dapat ang kalimutan na kontrolado sa itong kinabuhi. Amen. Diba? So we should be abstaining from fleshly lust. Iyon ang balon, mabuhi na ikaway at patos at orkala in verse 12. So having your conversation honest among the Gentiles. So let the world see na ang atong pagkinabuhi walay sagot pagpakaroonin nun. Pinuho ito ba? We're real. As we say, kani atong conviction, as we say, in any kind of life na ata, wala na na yun. Ikaw ako na yun, hindi na agenda. Right. Wala na yun at pangyug. Amen. So having our conversation honest among Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be, by your good works, which we shall behold, glorify God in the day of visitation. Amen. 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 My Lord, at the beginning of our life, I always challenge you, there will be a day that God will visit us. Amen. Visit us, kung tinarong tayo, visit us with blessing. Amen. Kita mag tinarong yun, visit us with dalag bunal. So, one and there will be a day na visitahan na sa Diyos ang may tabo, ang mga tao sa ay, di sila mutuho na ito, di sila kasabot sa itong pagkinabuhi, magtinarong ng ta, may ikon yun na sila na alay din yung binuhuan ng mga tawanan. Amen. So, glorify our God. Sila kay mismo musulti anak, ang ato binuhuan na rin. Then, ikanawa, we have duty for our government. One, like that, in verse 13. Yun ang bago, submit yourselves to every ordinance of man. For the Lord's sake, whether it be to the king as supreme or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers for the praise of them that do well. So, ang government o ang governmental authorities, pili nila sila na ito kaaway. Gihatag ni sa Diyos, gihatag ni para na ito, hindi para ito sa wayon. Ang ato sa atong trabaho, sinama na sa authority, sa ganahan o kagsadili, dapat kusunod ta, wala ng responsibilidad, dapat kusunod ta, kung unsa may mga dagat sa sistema, sa atong pang-gobyerno, halimbawa, kung kinahanglan mga licensing sa inyong mga professions, sa pika, ano dahil nakaupan ako sa kailangan nung buha ko mag-resensya. So, hindi pinipinipin mo. So, sa kinuha ang sakyanan, hindi pinipinipin pa registro. Sensus, hindi pinipinipin mo yung pinipong kasaligon. So, ang gobyerno dapat ito pailalo, tanilisigin na ito sa ngayon. Amen. Kaya huwag man sa tenahin mo, huwag man sa na, hindi man ako lang kung isaligan ito, gamit mo na sa kinuha, para tapang na ito. Sa ako ang malayon ko, socially, pero dirimahin mo na ato saan na sila ibalibala. So, duty na. In verse 15, talawa, for so the will of God that we well doing, you may put to silence the ignorance of foolish men as free and not using your liberty for a claw of maliciousness but as servants of God. As servants of God, so honor all men, love the brotherhood, fear God, and honor the king. O ito na ako, Presidente, italang ka, manawain na kung saan ako. O kung sa'yo naman naasa itong gobyerno, sa ako naman, hanap naman na sila, hindi na yung mahimong potrohon, di ba kung hindi kita. O, so ang ako, ito na sa'yo, honor. It's not wrong to, kaya dito
inspector. Is that wrong, na atong sundon kung sa mga rules, guidelines, isa't sa gobyerno na to. Kaya, mo may hindi sa pago, ato responsibilidad pag sunod ba, pagsabita ka naman na. Amen. Iba para pag-ibilitin. So, wala yung gusto ano na dapat mag-ibilitin, wala yung gusto ano na pilista. Amen. Dapat ang gusto ano magpailalong doon sa pagkamanan. Dahil ikatulong na itong responsibilidad na sunda na na. Iba ka nang itawag servant, master relationship. Kanawa yung verse 18. So servant, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. The word, master-servant relationship, ang dito sa pasabutan ni Diyo ang word, pasabutan ni asa kayo ng trabaho. So naamoy, nakay mga boss, nakay authority ng mga good to gentle. Diba? Pero naapong kayo from a wife. Kaya na rin, hindi man na yung kanan mong pos, tarong, maayo. Naapong kayo mga, employer na, bisod yun kayo mga klaseng employer. Pero ng Biblia, kinaplan, be subject to your master, be a servant or a worker, anak area, anak company. Dapat ang rules o ang mga palisiya sa kumpanya, imusundod. Imusundod. As long as it doesn't compromise your convictions. Right. Basta hindi ka compromise ang condition ng pagkakaroon. Kawahan, verse 19. Not only to the good and to the gentle, but also to the fruit. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief and suffering wrongfully. Alam mo, sa inyo, ang lutos ka sa inyong trabaho, sa inyo, isipin ka nila sa tun, sa inyong pagbarong, you just continue to have a clear conscience toward God, you endure grief, suffering wrongfully. Alam mo, in verse 20, for what glory is if we even got battered for your faults. Kung nag-inaroon ka, ilaakar, nagbaroon ka sa iyong provision, nag-inaroon ka trabaho, ilaakar, diyan ka, kung maaapo, ilaakar, ibabit, ilaakar, biluangan, ilaakar, kasitikan, ilang ginang bayon, okay na na, kahit usap na po na himaya, na masakitan ka, na nag-inuang ka. Diba ako, masuporin mo yung amo, nag-inuang ka sa may bayan mo. Diba? Amen. He shall be. If you are buffeted for your own fault, he shall take it patiently. Ito sa kakay. Ibuang sa ito, may nag-inuang. But if, when you do well and suffer faith, you take it patiently, this is acceptable with God. Amen. Yan ang ito, tanina. Kakita ko ninyo, nagbarubo, nagtinarumbo sa asa mong area, na nagantos ko na may mga pagantos, na inyong ipaabot, na kabugot sa Diyos, o inyong masunod, kaya ito na ginawa kasi tabo na sa patuwalan. Hindi pa ito anak. Ito na Diyos, so we need to be responsible at in a relationship as a servant and the young masters. Ito yun na natin kaligayan. Then in 1 Peter, ito ibasa ka kanina, ipadayon ang relationship. At ang duty kanyang husband and wife. O ang mag-asawa. O pagkaroon sa instruction and the relationship. Ang instruction simple lang. Likewise, he wants. Una yung mga asawa. Nanong di unang yung mga asawa? Nanong di mas ni husband una? Kaya may mong talaw, historically, ang babae yun pa o'y number one cause, manong isunod ang sala sa kalimutan. Nadirin siya, kami ng mga babae, hindi ni siya binisip. Bilitin mo na kami mga lalaki, ginaw mo mga babae, huwag daw ko ng ginaw. Realidad na it's biblical. And because of E, tungod ni iba, ang sala isunod sa kalimutan. Babae hindi na kaingon. Wala na tinitipinayin mo na, kami kay lalaki ni mga pastor, ang wali ng pastor,
papayin kay mo'y lukoy, lalaki mo'y hawak. No. It's biblical. So, una ang inanang makasagot ang mga babae, iuna sila, una ang mga babae, pag-anad yung moment yung magbubot-buot, but be on subjection to your own husband. Amen. Yeah? In subjection to your own husband. As any obey of the word, they may also be made out of the word, be one, by the conversation of the wives. Kaya sa ayaw, you know, naan mga matutuong gustuhan ng sahay, gustuhan ng trabaho, ang asawa lang. Sahay, ang asawa, ang mananili. Sa blessing ka nun na, by the grace of God, na kay mga kopon, mga kopon, na matilas lang. Action para sa mga wives. At ibasa, pinaka-plano yun, be submissive to your husband. Amen! Mga asawa, unang, kamu will share na yung asawa. Amen! Pag-anad yun mo, anak, karoon pa lang daan, kahit na-share sila, balirugin ako, manuoy ko sa husband, ang husband, ang husband ko ay gusto nang upanood si Dino na ay tinuha sa mga spiritual things. Nagulalan ng palatawag sa asawa. Morbida kalungkoy ang palatawag kag asawa. Kapag tinuha na ako'y palatawag asawa, God forbid. Ang mong mga asawa ay mo pagsalit, pero sa ay kusong ko ninyong bana. Kay makikal, makikukong kusal ang kakinumog, kinutpon mo. Tidiyahin mo makabangon. Yeah, amen. Ano ikaw? Ano ikaw na? Ano sa'yo? Isok kina mo ang asawa, no? Ano ka mong mga picture na may mong asawa, yung mong pag-isok-isok. Amen. Okay, ito siya, ito kinumog yun. Bitaw, sabi niya, sa ako na mga pastor, hindi na yung ayaw mo na ko ang may mong bala. Ah, unang ko na iso, hindi alam. Hinangan ko pa ilalang kanan. Di ba ka nalimang pilihin yun na nausapan yun? Ano ka nalimili? Right. Di kanuha, kinapal mo sunod ka kaya ang bottom line ka na, kapag kasi bottom line ka na, makaayin mo ba si Diyos? Amen! Dahil ba tayo pangayon si Ginoo para sa kalabuhan sa pamilya? Amen. Para sa kalabuhan sa inyong personal na pagtrabaho? Pero yun ang bayo, kung piliin alam ang role sa pagmalayan, your prayers will be answered. Okay.
honor. In the old time, the holy women, verse 5, also trusted in God, adorned themselves, being in subjection to their own husband, even as Sarah obeyed Abraham, what? Calling him Lord, and whose daughters ye are, as long as you do well, and are not afraid with any amazement. Biblically, paginaw mo mga asawa o may mong future na asawa. Kung ikaw ng pag-ibig din mong karoon kung may mong future asawa na kung may mong asawa ay hindi mo basta-basta pamili. Basta sunod. Okay. Ang inyo rabang mahimong bala o ang bala rabang is your Lord. When you speak of Lord's monitor era, hindi mo kanya, di ba? Hindi na Lord Jesus Christ. Pero ang puno ng Lord is Master. So it means siya mo yung magpupot ni mo. Hindi ikaw mo yung magpupot ni mo. Amen. So kita mga bana, magpupot ta sa itong asawa. Kita yung magpupot nila. Amen. Ang asawa na agaling isulti ang bana dapat bisag di pakakasabot. Bisag tanaw mo mas maray paka. Bisag tanaw mo wala yun kay. Christians, ayan isulti ito. Gusto ka blessing. Mm-hmm. Ingon na Bible, call him Lord. Amen. Obey ka. Mm-hmm. Amen. Be daughters of Sarah. Dalahan ka ikaroon. Bili daughters ni Sarah. Ha? Karoon, dalahan ka yung mama ni Sarah. Mama, huwag na buot doon. This is an instruction for you, para ninyo, future wives. Huwag yun din ang ikot sa Bible. Huwag yun din ang ikot sa Bible. Walang mag-anal na dito. Mangita ko, mga husband, mangita ko katuklaro, makasapitan mo. Amen. Kaya kasi gusto na lang kong maminyo, bahala, kinsa na lang yan, pamuntun ko sa kili. Pagpamuntun nyo sa kili, hindi ako mo baka, mura mo gidaman pa, hindi ako mo nakapata, malaminyo na lang mo.